Hi! Welcome back to our channel. So today, isha-share ko lang kung ano yung nangyari sa daughter ko nung nagkaroon siya ng dermatitis, nung nagkaroon siya ng skin problem. So, a few weeks ago, dinala namin sa doctor yung baby namin. So, she's only 7 weeks old now. Pero during that time, mag-6 weeks old siya. So, we noticed nung first kasi, nung siguro kaka-ano niya lang, 1 month, na parang may mga baby acne siya, which I think is, or which I know is normal talaga. Kasi yung una naming baby, si Hero, nagkaroon rin siya ng baby acne. Tapos nag-clear up rin yun after a few days. Pero mukha lang rin talaga siyang mga maliliit na bumps sa all over his face. Tapos si Francine, yung newborn namin, nagkaroon rin siya ng parang mga baby acne. So parang nakakalat rin sa face. Mas halata siya kasi mas maputi si Francine kaysa kay Hero. Tapos hindi ko pinansin kasi parang normal lang naman. Hindi ko naman dinala sa doctor din yung ano si Hero nung nangyari sa kanya yun. So hindi ko pinansin. So mga ano yun, kaka 1 month niya lang yata. Tapos after a few days or weeks yata, 1 week, nagkaroon siya ng parang mga red, yung parang namaga yung mukha niya, yung parang nagkaroon ng red na spots, tapos namamalat-malat, tapos parang medyo flaky, ganyan. Tapos parang noong una hindi ko, parang inisip ko, baka normal lang yan. Tapos parang after a few days, parang lalo siyang nag-worsen. Tapos parang mukha siyang kawawa talaga. So, insert ko yung ibang clips dito na parang nag-worsen siya. Tapos yun, that's when we decided to go to a pedia derma. So, naghanap ako ng okay na pedia derma sa internet. Tapos pumunta kami doon sa St. Luke's para ipa-check siya. Tapos, nung chinek siya ng derma, ayun, tingnan yung skin niya, tingnan kung kailan, ganyan. Sinabi na hindi daw normal yun. So it's not baby acne. Parang meron siyang mga dandruff sa dito sa eyebrows. Pero yun normal, pero the face hindi daw normal yun. So ayun, yung nangyari, na-diagnose siya with irritant contact dermatitis. So ibig sabihin daw yung one possible cause daw is yung saliva na parang kasi nagbe-breastfeed kami, baka napupunta sa cheeks niya. Although, tinatry ko naman linisin. Pero yun nga, one cause daw yun, possible cause. And then another is baka sin-scratch niya yung face niya, yung parang baka daw yung blanket or yung mittens na parang nag-irritate yung face niya. Kaya parang ganun. Tapos napansin ko rin yung likod ng ears niya. Siguro kasi parang kakaganon niya yung mittens. Nagkaroon rin ng parang mga sugat. Tapos may konting amoy. So sabi niya, yung amoy, ibig sabihin daw merong possible na bacteria or parang baka yung face magsa-start na rin magkaroon ng bacteria. So hindi daw okay yun. So papakita ko lang yung mga gamot na binigay niya na parang nung ito yung nireseta niya. So if meron rin yung baby niyo ng ganun, nung ganito, please make sure that you go to a doctor first para mabigyan rin kayo ng tamang diagnosis kasi syempre hindi naman magkakapareho lahat ng mga gamot for all mga skin problems. So, ito yung mga binigay niyang gamot sa amin. So, the first one is the Boros Solution. And, ayaw mag... Binili ko lang to sa clinic niya. I think this costs mga $350. Ihalo siya sa water, tapos ilalagay daw siya sa face. Parang, hindi ko alam actually kung para saan siya. Siguro para malinis yung face. And then, change rin namin yung soap. So, actually, nung before kami pumunta doon, yung soap ni Francine was, ano nga ba? Dove. Baby Dove. Tapos, sabi ng friend ko, hindi, change mo. So, bumili ako ng Sacred, tapos naging Sacred na. Pero, pinalitan ulit ng derma, naging Vani Cream. So, I'll just put a picture ng Vani Cream somewhere dito. Bar soap lang siya, tapos unscented siya, so, na mild lang siya. Tapos, binigyan rin kami ng ano, ganito, Vani Cream na moisturizer. Focus! Ayan, moisturizing skin cream. So, i-apply rin to sa face ni baby. Pang-moisturize.
And then this one also kasi parang sabi niya nga may parang may bacteria na yata, so ito binili ko rin, Bactroban. So the last one is this, natapon ko na yung box pero ito siya. Elika cream. So yun yung mga gamot niya. So parang yung iba once a day, iba twice a day, ganyan. So parang ano. Tapos we noticed siguro after a day may difference na. Tapos after 2 days, okay na, nawala na talaga. Kaya sobrang happy kami na ano, na dinala ko siya sa doktor. Tapos ngayon, halos wala na. Pero parang may bumabalik na bumps, siguro more on baby acne na siya. Pero yung maga na parang red spot sa face niya, completely gone. Kaya yun, advice ko kapag may ganun yung baby niyo na hindi na mukhang acne, dalhin niyo na lang sa derma para ma-diagnose siya, para mabigyan siya ng tamang gamot, para hindi rin siya kawawa, baka makati yun. Yun, so actually, share ko lang yung experience namin with baby skin problem and yung mga gamot, parang I suggest na punta muna kayo sa doctor para ma-prescribe properly. Pero yun, just wanted to share na dapat hindi pabayaan kapag ganun kasi baka mag-worsen, kawawa yung face ng baby. Yeah, so that's it for this video. So I hope may natutunan kayo. Siguro I'll leave the name of the doctor sa description box. And thanks again for watching. If you haven't subscribed, please do so. And leave a comment or like kung nagustuhan niyo yung video. Thank you so much for watching. See you next time. Bye!